Hindi bago yung ginawa mong pag-i-impersonate kasi marami nang gumagawa niyan. Pero in all fairness to you, nilagyan mo naman ang kakaibang touch na sariling iyo, o, di ba? Yes, so, mag-aral ka pa ng ibang mga characters para mas meron ka pang maipakita ng bonggam-bongga. Dahil dyan, go! Thank you po, thank you po, thank you po. Thank you, Mr. Fu. Direk Odi. Well, I really, really like Tina Turner. That's her first big hit, you know, Proud Mary. And you did it really, really well. Galing paggawa mo talaga. Siguro, konting pointers lang. Aralin mo yung kanta talaga at saka yung mga lyrics. Kasi parang napansin ko sa umpisa, parang gumaganyan ka lang. Parang hindi siya eksakto sa lyrics. Bigyan mo pa rin ng, kahit ganito lang yung act mo, bigyan mo pa rin ng dignidad yung ginagawa mo. Aralin mo yung letra, ano ba tawag dyan? Letra, tama. The lyrics. Para talagang mamimik mo eksakto. But I like your energy. It was very entertaining. Thank you po. Thank you, Direk. Kung nagustuhan ninyo pag-impersonate ni Neil, just text TP5 and send to 2256. Baka kayo na manalo ng 20,000 pesos. Neil, thank you very much. Thank you po. Thank you po. Mapapapadya kayo sa tuwang hatid ng ating dalawang huling talentado. Abangan sila sa pagbabalik ng pambansang talent show ng Pilipinas, ang Talentadong Pinoy. Patuloy ang buhos ng galing dito sa inyong paboritong talentadong Pinoy. Isang barberong taga Bicol ang ating susunod na talentado. Lumaki siya sa kanyang tiyahin, ngunit lumaya siya dahil hindi sila magkasundo. Ano pa kaya mga nangyari sa kanyang buhay? Panoorin natin to. Pinanganak talaga ako sa Bicol. Yun nga, kaya ako pinadala sa Manila kasi wala yung parents ko. Kaya hindi makaya ng mother ko na pag-aralin ako, kaya pinadala ako sa tiyahin ko. Kaya lang hindi kami nagkasundo ng tiyahin ko. Kaya hindi rin ako nakapag-aral ng dire-diretso. Tapos nung matapos ako ng high school, pumunta ako ng Olongapo po. Kahit pa paano, kakatugtog-tugtog, kumikita. Malakas pa nung araw na yun eh, panahon pa ng mga ano. Nung nawala, ayun na, humina na talaga nightlife sa Olongapo po. Nag-aral ako ng ibang pagkakakitaan, kaya nagbarbero na lang ako. Stepping up to the plate, here's Reynaldo Benavente, or you can call him Rey Ako. Monica and the bass with his feet. Sir Ray, dito po tayo. Okay. What do you think, Mr. Fu? Tay, feeling ko nung bata kayo, pogi kayo. Ganon. Dahil hanggang ngayon, may dating pa rin kayo. Oh, gusto ko nga kayong maging ka-love team, Echos. At gusto ko rin po ang polo ninyo, Lumilito at Yenza lang. I love it. At multi-talented kayo. Bagay na bagay kayo sa show na ito dahil ang dami niyong pinakitang talent. Maganda ang boses at marami kayong alam na instrumento. Parang gusto ko magpaturo sa inyo, Tay. Parang gusto ko kayo na ang tatay ko. Echos! Talentado po kayo. Go!
Next, Mr. Boom. That is? That was unexpected kasi akala ko mag-guitar playing lang si tatay, ano? Si Tatay Ray. Pero nagulat ako kasi busy-busy siya. Lahat gumagana, di ba? No, nag-guitar siya. Tapos yung paa niya, anong tawag po doon, Direk Odi? Bass guitar. Ayun, bass guitar. Tapos tinatanong ko rin si Direk Odi, ano yung nasa baba ni Tatay Ray? Harmonica. Tapos kumakanta pa kayo. So busy-busy, multitasking ito. Kaya sa kabuuan, talaga pong karapat dapat kayo tawagin na talentadong Pinoy. Thank you, Gladys. Rupa. Happy Father's Day, Sir Ray. Happy Father's Day sa inyo. Alam mo, nahihirapan ako ngayong gabi kasi ang dami talagang talentado. Bakit naman sa isang gabi, napakaraming mahuhusay talaga. I think, you know, our show just keeps getting better kasi nako-confuse na ako kung sinong ibibigay ko ng mataas na score tonight. Dahil ngayon si Sir Ray, madami rin pinakita magaganda dahil yung paa niya gumagalaw, yung kamay niya gumagalaw, kumakanta, may instrumento pa. At lahat perfect, ha? Pati yung kanta nyo, perfect din. Dahil isa yan sa mga kanta ko nung kabataan, kung naalala ko, marunod ako ng sine. Sinong naalala mo? Sinong love team? Hindi, wala akong ka-love team noon. Pero I remember, pinunod ko yun sa Quad Theater. Ano, ma? Sa Makati pa yun. Hindi, pero I really liked what you did, Tay. And like I said, very talented kayo kasi mahirap gawin lahat ng ginawa nyo. Simpleng-simple lang siya. Pero sa kabuuan, talaga na-entertain kami. Kaya congratulations. Let's go! Thank you, Rupa. Lalo pa kayo sa galing ni Ray Akong. Just text TP6 and send 2256. Baka kayo na manalo ng 20,000 pesos. Sir Ray, maraming salamat po. Nagkakilala sa isang training school ang huli nating mga talentadong taga-Bacolod. Ang training bang ito ay may kinalaman sa kanilang ipapakita ngayon? Ito po ang kwento nila. JGP stands for Jenny, Grace, and Pauline. Nung unang nagkakilala kami, nung sumali kami sa isang mall na may contest na sing and dance. Tapos po nun, pinagpa siya po ng mga parents namin na ipa-enroll kami sa iisang studio. Doon po kami naging matalik na magkakaibigan. Gusto po namin maging international singer katulad ni Charisse. Sana po, mga pangarap namin ay dito sa Talentadong Pinoy magsisimula. Showing off their triple talent, please welcome the JGP Trio! Come to nothing. Who have believed all the laughter that we